Welcome back sa Tito Gaming YouTube channel and welcome for another Cooler Master Gaming Peripheral Review, ang CH331 Budget Gaming Headset. According to Cooler Master Philippines, ang estimated SRP nito ay medyo nasa 2,300 to 2,250 pesos. Medyo mataas ang standards ko sa isang gaming headset lalo na dito sa budget category. Ayokong basta mema gaming headset pero napapabayaan ang audio quality. Sobra akong dumidepende sa isang gaming headset talaga para sa game sense ko. Kaya tignan natin kung saan nga ba lulugar ito. First, design aluminum frame na dark gray ang colorway. Ito yung tinatawag ng Y-yoke configuration na proven naman ang quality kesa sa mga all plastic build gaming headset at this price point. May paddings dito sa pinaka-top na tumatama sa pinaka-bunbunan natin. Decent naman yung lambot at thickness. Mahaba naman ang level of adjustment ng gaming headset na ito considering na medyo may kalakihan ng ulo ko. Dito may allowance pa ko. Left and right air cups na paoblong ang shape na titilt ang mga ito para lumapat ng maigi sa gilid or sa shape ng ulo natin. With minimal cooler Master na parehas sumiilaw, not that bright nga lang, medyo kita mo pa yung mga gaps ng LED, pwede na. Installed with thick foams or cushions kung tawagin na okay ang quality, nandito tayo sa softer density which is nice. Nakabalot dito ay PU leather material na masasabi kong hindi naman tayo tinipid usapang comfort and good materials dito sa CH331. Hindi rin tumatama yung tenga natin sa mismong driver which is a good consideration. Nagustuhan ko yung pagkakalapat ng ear cups or cushions sa paligid ng tenga ko, walang irita feeling, very minimal lang ang sound leakage which is nice. Sealed na sealed talaga. Makapal talaga siya na cushions as in comfortable talaga pero I'm sure heat or miss sa iba ito. Pag ganito kasi ang nature is medyo malayo ang driver sa ear hole natin. No? Ako kasi mas gusto ko yung nakatutok talaga, halos nakadikit na mismo yung drivers sa tenga ko para mas rich and fuller yung detail na naririnig ko. Personal preference talaga. Pero comfort wise, wala ka nang poproblemahin pa dito. Makikita natin sa loob ay yung left and right indication at syempre yung 50mm driver natin. Ang gaming headset po na ito ay pre-tuned or may built-in 7.1 surround which is I'm not a fan of lalo na dito sa budget category para sa akin kasi medyo mismatch pag cheap ang drivers tapos ipipilit mong salpakan ng 7.1 surround. Hindi magandang combination base sa experience ko. More on that later. It's a good looking gaming headset naman. Pogi siyang isuot, no? Para siyang hybrid looks. Alam mo yung traditional vibe ng isang gaming headset at the same time may glimpse ng minimalistic design like most of the releases ngayon going minimal na talaga. The entire fitting is superb. I had no complaints base sa level of satisfaction ko. Masasabi kong presyong 2,300 pesos naman siya isuot. Hindi rin siya sobrang bulky gaya ng iba. Saktong-sakto lang. Nagustuhan ko yung clamping force or pinaka-tension niya sa ulo ko. May good amount of higpit ramdam mo siya pero not to the point na irritating na. Very lightweight gaming headset na pahanga ko considering na may RGB pa ito. FYI, ang wooden headset stands po na gamit natin sa entire video na ito ay from iron meets wood. Meron siyang removable microphone na may kahabaan, medyo taliwas sa preferred length ko. Personal preference, mas gusto ko sa iyo medyo nasa gilid lang ng labi natin but the good thing is flexible naman siya dito. Maraming salamat dahil umabot po kayo sa part ng video na ito. Ito po ngayon yung raw mic quality nitong Cooler Master CH331 na kaya direct recording lang po tayo, nakasaksak mismo sa USB port ng system unit natin. Omnidirectional pattern po ito, it means buong paligid ng microphone nakakasagap. Klaro naman, considering its price point, ideal for Discord, online video conference, at syempre, gaming. Wish ko lang sana may kasamang mic foam filter kung tawagin gaya ng sa ibang tag 2K gaming headset nowadays, automatic may kasama na yan para makatulong sa clarity ng pagbigkas. Okay, non-removable braided cable na ang kapal na stiff sa pakiramdam, medyo hindi ko nagustuhan dito. It looks good and ideal naman since mas gusto naman talaga natin ang mga braided cables, yes, kesa sa mga rubberized pero dito masyadong contra feeling, hindi siya sumusunod lang na type of cable, matigas siya na medyo irritating again. Kumukontra na type of cable. Sa gitna na itong pinaka-cable, meron siyang remote control. Laman nito ay mic mute buttons, volume adjuster at RGB on and off switch. Hindi ako fan ng ganitong style. Para sa akin, medyo old school na since bihira na natin makita yung ganito. Madalas na sa ear cups na lahat ng controls. Ang pinaka-connection po na itong Cooler Master CH331 ay USB Type-A. Hindi siya traditional 3.5mm jack para makonsider as multi-platform gaming headset. So dito magiging limited ang usage mo sa PC, laptop, PS4 and PS5. Ako personally, mas gusto ko talaga ang 3.5mm jack connector para mas flexible. Pero sa budget territory, mas ideal ang USB connection para sa akin kasi it will give you extra power or level of volume para sa isang gaming headset at para literal gumana 7.1 surround, literal mas may buhay na soundstage. For example, wala kang sound card sa PC setup mo or medyo old school yung motherboard ng PC mo, dito na mas magiging reasonable at practical dumipende sa USB type na gaming headsets. Again, it means more volume, more power, more
appreciation. Ang tanong na deliver ba or na-execute ba ni Cooler Master na mainam dito? Bago natin masaliliman, ito po yung technical specifications ng gaming headset na ito. Okay, close back po ito. It means kapag suot na hindi mo halos marinig or muted yung paligid mo, which is mas gusto ko. Since content creator ako, mas nakakapag-focus ako or iwas distraction. But I highly recommend na please install this software first, yung Cooler Master Plus kung tawagin, para magka-access tayo sa EQ ng gaming headset nito. Kasi by default, medyo compressed or sakal yung audio quality. Pero pag in-install mo yung software, mas nabibigyan buhay night and day ang difference. Improvement po talaga. Kaya ako sinasabi ito kasi yung ibang tao mas gusto yung walang software talaga or mas natural lang raw audio quality. So again, dito baligtad po, mas lumalabas yung totoong ganda niya pag nakalikot mo ang software or equalizer nito. I do recommend din na gamitin yung ganitong EQ settings or mode kasi yung gaming mode na timpla na ni Cooler Master medyo sablay or yung preset nila no, masyadong mabase, masyadong OA, mahirap pakinggan or alam mo yung nakakrank up lahat, wala masyadong separation ng audio. Ngayon, by adjusting it, mas ma-appreciate mo yung close into reality experience again using the settings na recommend ko or try nyo lang paglaruan kung ano yung sweet spot sa hearing preference nyo. Okay, it's a good and powerful 50mm driver. You can feel it. Yes, basta magets mo siya kung paano itimpla pagganahin properly. Sa FPS games, very crisp and malaman ang detail. The footsteps are on point naman, no problem. Very accurate competitive experience, especially in Valorant or CSGO type of FPS games na kinakailangan na malalim na game sense. Big help po ito. May unting compression lang tayo napansin sa gunshot sound effects, but it's okay and expected sa ganitong price point. Compressed gunshot sound effects means inaalalayan para hindi sumabog or maging tunog lata experience ang naririnig mo, and masasabi kong na-deliver nila na maayos at karespe-respeto dito. Hindi naman siya naging trade-off sa ganda and accuracy. Yung dynamics para ma-appreciate mo ang isang gaming headset like the highs, the mids, or even the bass na gustoan ko dito, very powerful and busog soundstage other budget experience ko kasi alam mo yung medyo biten sa pakiramdam kahit na tama naman yung dynamics, minsan maghahanap ka ng onting kick or boost. Dito sa CH331, yung bass nito alam ko marami yung matutuwa. It's a kind of bass na umiibabaw talaga. Dagundong feeling talaga if ganun ang appreciation nyo. Hindi kayo mabibitin dito. Alam mo yung feeling na gumagalaw na mismo yung ear cups, hindi yung basta pumipitik-pitik lang. Ganun ka-powerful ang bass dito. Yung 7.1 surround na gustuhan ko, first time kong tanggapin sa isang budget gaming headset. Nag-blend in lang siya na maina, very distinct at the same time, detail pa rin yung naipoproduce na tunog para maging professional pakinggan. Hindi naman niya kinakain o hindi siya sobrang sumasapaw sa kabuoang naririnig ko. It's a good multi-genre gaming headset for sure. Pagdating naman sa music, ganun din. Nadun tayo sa overwhelming experience, literal mapapa-headbang ka. Lalo na sa kagaya ko na for me, music deserves respect. Dapat napapakinggan natin ng tama at totoo yung music or any contents. Masasabi kong close into high-end overall music experience dito kahit papaano. Well, syempre iba pa rin yung mga audio file headphones or gaming headsets na sobrang mamahal, pero dito kung magpapakapraktikal tayo, literal may entertain ka, satisfied and thankful ka in a way na hindi siya weak sounding gaming headset. Again, that's the advantage pag USB powered ang isang gaming headset, nangingibabaw siya for entertainment purposes. Kung mahilig ka rin manood ng movies, kung hanap mo yung dagugdong volume, yung power talaga, this is the one. Overall, it's a solid 9 out of 10 overall experience kasabay ng pricing, pasado with my standards. May mga bagay lang tayong pinoint out pero hindi factors para mahila pababa yung ganda and quality ng gaming headset na ito. I guarantee na mataas ang level of enjoyment using this gaming headset, both music and gaming. Dati ang top recommendation ko is Fantech Sonata MH90 sa 2K Pinoy budget category. Ngayon, ito na. It's something na kung may 2K ka, I highly recommend na idiretso mo na dito. Onting ipon na lang. I like it, that's why I will recommend it. It's a gaming headset na gagamitin mo na lang. Another appreciation ko is yung kung paano siya sumuot sa ulo ko. It fits my head really well. Importante sa akin iyon. Kasi for me, once maganda ang fitting at tutok ng gaming headset sa tenga natin, mas nakapagbigay or na-i-deliver ng maayos ng effortless yung audio experience na dapat ibigay. Kaya wala akong masasabi pa dito. So yun lang, isa na naman pong maganda at practical na investment kahit paano. Hindi na naman po tayo binigo ni Cooler Master, always reasonable price point kasabay ng solid quality and experience. Swabe lang.
Actually, medyo hard ako dito nung una. Nagbase ako sa out-of-the-box experience. Muntik ko ng hatulan ng negatibo talaga. Again, please install the software bago kumunot ang mga noo ninyo. At to Cooler Master, kung gagawa po kayo ng preset or EQ setting, sana yung mas natural lang tumunog kasi mas madaling pakinggan or madaling i-take yung saktuhan lamang. My concern kasi is paano yung mga hindi masyadong makalikot or plug and play lang dumidepende, diba? Sablay agad yung mapapakinggan nila kung hindi sila ma-inform or magka-reference maigay kagaya ng ganitong review. So sana makatulong itong video na ito sa consumers and sa brand mismo. Yun lamang, maraming salamat po sa panonood. God bless.